Usap-usapan ngayon ang paghiling ng Department of Foreign Affairs ng Executive Clemency sa Indonesia para sa kababayan nating si Mary Jane Veloso. Pero sino nga ba siya at ano ang kanyang naging kaso? Bit-bit ang pangarap na maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. April 22, 2010, bumiyahe si Mary Jane patungong Malaysia para sana magtrabaho bilang domestic helper. Pero ilang araw pa lang ang nakalilipas, inutusan siya ng kanyang recruiter na pumunta naman sa Yogyakarta, Indonesia para makipagkita sa isang kaibigan nito. Bago muling bumiyahe, pinalitan daw ng kanyang recruiter ang bag ni Mary Jane para umanong magkasya ang mga bagong damit na iniregalo sa kanya. April 25, 2010, nangyari na ang pinakamalagim na tagpo na bumago sa buhay ni Mary Jane. Pagdating niya sa Indonesia, hinuli siya ng mga otoridad matapos matagpuan ang umano'y 2.6 kilograms ng heroin sa kanyang bagahe. Sa ilalim ng Indonesian law, parusang kamatayan agad ang ipinapataw nila sa sinumang mapatutunayang nagpasok ng processed drugs tulad ng heroin sa kanilang bansa ng mas marami pa sa 5 gramo. Simula noon hanggang sa mga naging pagdinig ng korte, tinutukan na ng pamahalaan ang kaso ni Mary Jane. Pero noong October 11, 2010, opisyal na siyang hinatulan ng death penalty ng District Court of Justice of Sliman sa Yogyakarta. At paulit-ulit man itong iapela, wala ring nangyari. Matapos ang 5 taon sa bilangguan, April 24, 2015, lumabas ang ulat na isasagawa na ang parusang bitay kay Mary Jane. At kasunod niyan, pinaigting pa ng gobyerno ang mga hakbang para mailigtas siya. At April 29, 2015, inanunsyo ng DFA ang milagrong hinihiling ng marami. Hindi natuloy ang pagbitay kay Mary Jane. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman ligtas sa death row si Mary Jane, kaya't patuloy ang panawagan ng tulong ng kanyang kampo. Ayon kay Cesar Veloso, ama ni Mary Jane, malaking bagay para sa kanilang pamilya ang naging paghiling ngayon ng Administrasyong Marcos ng Executive Clemency sa Indonesia para kay Mary Jane. Noon pa man, iginigiit na nilang wala itong kasalanan at sa halip ay biktima lang din siya ng human trafficking. Nagpapasalamat din po ako sa kanilang mga ginawa, lalo na sa DFA na humingi ng clemency sa aking anak. Kami po ay nagpapasalamat sa kanilang mga ginawa. Ang panalangin ko po sana, makalaya na po yung aking anak para makita pa niya kami bago kami mamatay. Nito lang nakaraang linggo, nakausap ng pamilya Veloso si Mary Jane at para sa mga nag-aalala sa kanya, nasa mabuti nila itong kalagayan. Tumawag po sa amin na sabi niya malusog daw ang kanyang kalagayan, pero kami ang inaalaala ng aking anak dahil may sakit nga kami ni nanay. Kaya sabi niya, magpagaling po kay tatay, magpalakas kayo, minum kayo ng gamot at alam ko na magsama-sama po tayo, Eka. Ayon naman kay Joanna Concepcion, chairperson ng Migrante International, ang grupong tumutulong sa pamilya Veloso, kinikilala rin nila ang naging hakbang ng pamahalaan at umaasa silang masusundan pa ito ng iba pang pinaigting na hakbang ng mga otoridad. Ito ay mahalagang hakbang, significant na development sa aming kampanya para tuluyan na mapalaya si Mary Jane Veloso. Kaya kami ay natutuwa, no? At nagbigay ito ng pag-asa muli, no? Nabuhayan muli ang kaso ni Mary Jane Veloso. Ang panawagan po namin ay ang Pangulo po mismo sana ang humingi, mag-apila, no? Una nang sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na aware o batid naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usaping ito at nagiging maingat lamang ang pamahalaan sa pagtalakay rito dahil isa itong sensitibong issue. Pagtitiyak ng pamahalaan, hindi nawawala sa kanilang prioridad ang kapakanan ng ating mga kababayan na sa loob man o labas ng bansa. Melales Moras para sa Bayan.